Daddy. Mommy. Tia. Hello! Ayan guys, kumuha kami ng Ducati e-bike. Charot! Kasi hatid sundo namin, e-bike lang ang kaya namin ng budget. So yan, tuturuan ako ni Kuya kung paano ang pagpaandar kasi hindi ako marunong. So, ituturo na rin niya kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin sa e-bike. So, let's go! Ito, mga ilang araw pa yan? Depende sa... Depende po sa layo, ma'am. Pero yung mga ganyan, 49.9 kasi papunta pa ng Pasigkaya. Ayan. Laki pala. Kasi ito po yung ano niya, ma'am, hazard. Ayan, dalawang ilaw, pag naka-park po, ayan. Tapos headlight niya po. Ayan. Tapos signal light po sa kanan, tsaka sa kaliwa. Kusina. Tapos drive reverse. Pag reverse naman, ma'am, may tunog naman yan. Tapos yan, ma'am, meron siyang sensor brake po na pag naka-lock to, hindi siya tatakbo. So ano yung unang pag pinatakbo ko, ano yung unang kong gawin? Wala siyang lock na ano, kasi sa NWOW mayroong ano sila, may lock. Ayun po, ito na po yung lock mo. Pipinutin ko lang yan. Pipinutin ko lang po. Ayun, unlock na yan, unlock. Pag ilalock niyo naman po, pinutin niyo ilaba. Ganun din po sa kabila. So, pag hindi siya naka-unlock, pwedeng manakaw, gano'n? Hindi naman, ma'am. Mas maganda pa rin, ma'am, bili kayo ng chain lock or kadena. Oo, meron. Kadena niyo po yung likod o yung harap. Oo, magbibili yung asawa ko. Chain ito lock? Ito naman po yung handbrake niya, ma'am. Pag yung naka-park kayo, kailangan, ma'am, nakababa ito pag i-drive na kayo. Pero pag hindi po, angat niyo lang po para hindi po siya umaba. Handbrake siya? Opo. Hindi po siya pwede tapakan, no? Ayun po. Hindi, halimbawa, pag naka-stop kami. Apo, pag naka-into po kayo, ma'am, eto po. Pag alam mo, ma'am, yan, naka-park na siya, handbrake mo lang, ma'am, para hindi siya umandar sa pinapaparkan niya. Ah, kung halimbawa ang pababa o paano. Apo, halimbawa, pababa. Tapos, eto po, preno sa harap, eto preno sa likod. Tapos yun? Preno rin po sa likod. Ah, sa likod dyan. Apo, preno rin po sa likod. Pag pinagsabay ko siya, maano kami? Hindi naman po. Matatansya nyo naman, ma'am, pag ganag-tripper. Si tripper ba to? Apo, malaki tripper pala si tripper, no? Medyo maliit na po sa amin to kami. Mas malaki po si Paddy. Kala ko kasi mal... Tapos ito naman yung magalitan na ako. Pag taas, number 2. Pag gitna, off. Pag baba, 1. Tapos ito naman po yung switch ng wiper. Hindi kayo manakaw yan, talagay mo. Hindi naman dito. Po. Yan, tapos ito yung trapal niya, ma'am. Yan, naka-install na po siya, yung trapal niya. Tapos, buksan natin yung likod niya. Dito naman yung battery, ma'am. Bago, paano ako makikita na bago yung battery? Ayan po. Saan nakita yung chase number? Ito na po yung pinaka-battery niya. Ma'am, baba, ano, balik kakalasin ba yung mga tubig tapos dito. Pero, yung ando niya sa ano, no? Apo. Kurahan nyo naman po yung labi. Ganyan talaga siya nakatagilid. Apo. Balik na adjust siya, ma'am. Pwede kasi ito, ma'am, ipasok sa loob. Pag yung bawa, gusto mo sa loob mag-charge, pwede rin po. Hmm. Ganito lang gagawin, ma'am. Tanggalin nyo lang po. Pwede pala sa loob. Apo. Tanggalin nyo lang po itong nut, yung harang niya. Tapos, tanggalin nyo lang po dito. Dito na po kayo magsasalpak ng charger. Pwede nyo na po siya isaksak dito yung charger pag nasa loob ng bahay. Ngayon naman po, kung ayaw nyo tanggalin dito, balik nyo lang to. Balik nyo lang po. Medyo mabigat lang yan. Oo po, mabigat po siya. Siguro mga 20. Hindi mo pala makikaya. Tapos, yan, dito ka mag-charge, ma'am. Kung dito ka lang mag-charge sa labas, dito po kayo magsasaksak. Sa kabila, wala. Wala po. So yan, parehas lang yan, yung susi. Tapos dito naman tayo sa likod mo. Ay, wah! Kala ko kasama sa ano yan.
Ito naman po yung charger nyo. Charger na? Yung charger po nitong e-bike nyo. Ayan, for 8 volts. Ay, iba pa yung charger na yun. Ah, battery saksakan po yun, battery. Na. Oh, okay. Ayan, ma'am. Tapos, meron po siyang 100% pag full charge niya. Ang maximum charging po natin, 6 to 8 hours lang. 6 to 8 maximum hours. Na po yung 8 hours. Okay. Tapos, ito yung raincoat. Tapos ito, ma'am, sa harap to. Raincoat po, para sa driver. Apo, para sa driver. Ay, ito para tapos, sa harap. Chain lock. Chain lock, para saan yung chain lock? Lock po sa gulong. Kasi hindi na, pero hindi na ako bumili. Apo, pero mas maganda po yung ano. Ito kasi, ma'am, parang privacy lang. Medyo malam mo. Ah, madali nga na. Para formality. Ito, ma'am, sa harap naman ito. Ito, ma'am, didikit mo. Tapos yung trapal na nandito, didikit mo naman po dito. Papa, dikit lang pala siya. Madali matanggal, no, pag nabasa. Ayun. Pwede yung palagyan ng ano, itong i-customize ko, palagyan ng ganito. Ganito, ito, itong daba. Pwede naman po. Pero hanggang dito lang, mga ganyan. Kasi, di ba medyo sensitive to? Ay, fabric ba to? Or plastic? Plastic ka. Fiber? Hindi, pag sinabi kasing fabric, fiber, full, plastic siya, no? Hindi siya fiber na 100%. Hindi po siya 100%. O kasi yung sa Inuaw, fiber eh. Ah, parang plastic. Same lang din to, ma'am, sa ano? Sa Inuaw? Hindi, matibay yung sa kanila eh. Di ba pag plastic naglulutong, lumulutong siya, nagkakrak pag halimbawa. Yung kanila yata, ma'am, yung ano eh. Yung hindi madaling mapuno. Oo. Yung malutong. Ha? Yung matigas. Fiber yun daw eh. Itong medyo madali pag plastic kasi. Ang balde. Akala ko 100% na fiber. Ah, meron siyang double. Apo, para po sa inyo. Oh, hindi pala kita yung salamin? Hindi, ma'am. Tanggalin mo kung ano. Yung cover. Karamo, hindi kita. Dito pa. Pa. Ano ba pala ito? Kapag pina-customize ko, so lagyan ko ng ganito dito. Saan kaya pwede ikabit? Lagyan ko ng ganito dito kasi lagyan ko ng si ano ng bata yung naka-customize siya na kasyang-kasya sa dito. Pwede, pwede naman yun, ma'am, dito. Uh-oh. Welding. Oh, welding. Tapos dito, happy in. Dito lang naman yung parang ganyan, ha? Pwede naman yun dito. Bakal. Pwede ko ba siyang matesting, nakasakay ka? Para kapag may tanong ako. Kasi marunong ako magmotor, pero natry ko naman ito isang beses. Sige. Sabi sa akin, ma'am? Oo.